Happy Sabbath po. Sabbath. Kumusta ang ating Bible? Siguro i-click mo itong dito. Yan. Click mo nga ito, bro. I-X mo muna yung ano. Subukan mo click. Tapos click mo itong ako. Okay. Ang aking pong estudyante sa ECE. Si Christian po. Tayo po ay manalangin. Now, Father in Heaven, we praise you, Lord, for the opportunity to study your word. We praise you, Lord, for the opportunity to pray. We praise you for forgiving our sins and forgiving us the law that we might become like you. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, happy Sabbath po. Ang ating pong lesson, kung hindi ako nagkakamali, ang lesson po natin ay tungkol sa pananalangin, ang Holy Spirit, at saka ang salita ng Diyos, at saka pananampalataya. Excuse po. At ako ay maraming kinain na matamis. Okay, the Holy Spirit, the Word, and prayer. Ang sabi po dito sa Romans 8:26, the Spirit also helps us in our weaknesses. Ang naka-capital S po yung Spirit, ibig sabihin Holy Spirit. Romans 8:26. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings that cannot be uttered. Okay, so hindi lang pala si Jesus ang nag-i-intercede for us, si ang Holy Spirit din po ay nag-i-intercede para sa atin. Pag tiningnan po natin ang ating leksyon, ang mga babasahin pong mga talata ay nasa read for this week's study. Pag ako po ay nag-aaral ng lesson, ng Sabbath School lesson, ang pinakamahalaga pong tinitingnan ko lahat ng verses. Ang sunod pong pinakamahalagang tinitingnan ko lahat ng E.G. White comments. Tapos, kung may time pa, yung comments ng nagsulat ng Bible Study Guide. O, kasi, siyempre, pinakamahalaga yung Biblia, sunod yung SOP, tapos yung mga nakasulat dyan. Actually, yung Adult Bible Study Guide na Sabbath School Lesson, guide yan pupunta sa pag-aaral ng Bible. Okay, basahin po natin ang John 15:7. Sa John 15:7 po, babasahin po muna natin lahat yung mga verse, tapos i-discuss po natin. Tapos kung may mga reaction kayo, yun po. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done in you. Okay, yung abide in me, meron po ba sa inyong nakatira sa inyong bahay na hindi nyo kilala? Wala. No way daw, sabi ni ma'am. Ibig sabihin, mga kapatid, pag tayo ay abide in, if we abide in me, pag tayo ay nasa Diyos, at ang salita ng Diyos ay nasa atin, ibig sabihin, kilala natin ang Diyos, at kilala rin natin ang mga salita ng Diyos sa atin. Lahat ng ating hihilingin ay ibibigay sa atin. Okay. Ibig sabihin, pag hindi binibigay siguro sa atin, baka hindi natin kilala ang salita ng Diyos. The words, at saka hindi natin kilala ang Jesus Christ. Okay, tingnan natin ang Matthew 7. Tingnan po natin sa Matthew 7:7. Sabi po dito, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. And knock, and it shall be opened unto you. Napakaganda po ng ating lesson. Talagang affirmation na lahat ng ating pinapanalangin, kung God's will po yan, ay talagang ibibigay sa atin. It shall be given you. Ask and it shall be given you. Sa Psalm 66:18 po, tayo po ay tumingin sa Psalm 66:18. Ito po ang parang disclaimer. Kailan po nangyayari na hindi ang Diyos nakikinig sa atin? Psalm 66:18 po, ang nakalagay ay, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Ayun. Psalm 66:18. Konti na lang.
kung meron pala tayong tinatago na kasalanan sa ating puso, paano naman tayo maghingi sa Diyos ng kung ano-ano? Di ba po? Kasi nababasa ko po sa writings ni Ellen White, God's promises are conditional. May mga condition yan. Hindi lang tayo hingi ng hingi. Kung hindi naman tayo nagre-rebelde tayo sa Kanya, bakit pa tayo bibigyan ng mga pagpapala? Eh kung ikakasama naman natin yun, ikakayabang natin. So, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Okay, tingnan po natin ang sunod na verse. Napaka-powerful ng mga Bible verses. So, James 1:6-8. Matthew, Mark, Luke, and John. Nasa dulo yan, yan. James 1:6-8. Si Christian po ay estudyante ko sa EUP ng ECE. At taga-Didaw daw po siya sa Maybinyan. Nung narinig ko yung sabi ni sir na parang signal, naisip ko yung course niya kasi sila yung umi-invento ng mga cellphone at saka mga cell site. Ayan. Okay, hindi po ako ECE, sila lang. Ang tinuturo ko lang po sa kanila ay programming, yung sa computer. Pero yung ibang tukol sa ECE, yung mga kaibigan kong teacher ang tinuturo sa kanila. Okay. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. So sabi po dito, mga kapatid, pag tayo ay humiling sa Panginoon, huwag tayong nagdududa kung sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. Tama ito, Elder? Huwag daw tayo nagdududa. Meron akong kakilala, sana ma-invite niyo dito, sir. Si Brother Albert Arellano, nakapunta na ba siya dito? Sa 25, sa AUP po siya. Pero pag siya ang nananalangin, pag tinitingnan ko, sabi ko parang siguradong-sigurado talaga siya. Sasagutin na ng Diyos ang panalangin niya. So, meron din akong mga kilalang mga pastor na pag nanalangin, talagang parang siguradong-sigurado. So, hindi ko pa naman natututunan, Elder, yung ganun na kasigurado talaga. Pero yun ang nakasulat po dito eh. Siguro bibigyan tayo ng Diyos ng mga example ng mga ganun. Okay, a double-minded man is unstable in all his ways. Sa aking mga experience po ng panalangin, pag talagang siguradong-sigurado akong ang Diyos lang ang may solusyon sa pinapanalangin ko, dun po ang Diyos sumasagot. Siguro parang ganun. Halimbawa, wala kang ibang malapitan, tapos ang Diyos lang talaga ang mag-save sa'yo. Diyan ko po nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi dun sa Christ Object Lesson na chapter na asking to give, ay ano daw po, pag tayo ay humihiling na talagang wala na tayong ibang option, hindi yung iniisip natin yung ating kakayahan, kundi iniisip talaga natin yung pangangailangan natin sa Diyos, dyan daw po ang Diyos sumasagot. Okay, mga kapatid, punta po tayo sa 1 John 5:14. 1 John 5:14. Napakaganda po nito. And this is the confidence that we have in Him, that if ye ask anything according to His will, He heareth us. Okay. Kanta ito, di ba? Leslie, di ba kanta ito? And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Okay. Yan po ang conclusion o nag-a-affirm dun sa ating pag-iniisip kaninang umaga na lahat ng hihilingin natin sa Diyos, kung God's will yan, sigurado po yan. The confidence we have in Him that if we ask anything according to His will, He heareth us. Meron po akong panahon sa buhay na pinapanalangin ko na sabi ko, paano kaya manalangin? Kung hindi ng Diyos ibibigay yung mga hindi niya gusto, at yung mga gusto ko ay minsan hindi gusto ng Diyos,
paano ko mananalangin na lahat ng panalangin ko ay masasagot? So, paano nga naman, no? Paano natin, ang question sa aking isip, paano natin malalaman kung anong gusto ng Diyos? So, mabuti po ang Holy Spirit ay tinutulungan tayong manalangin. Ang binilagay po na panalangin ng Holy Spirit sa aking isip, ipanalangin mo na malaman mo kung anong gusto ng Diyos. At yun ang ipanalangin mo. O, di ba? Simple lang ang buhay. So, pinanalangin ko po, ano po ba, Lord, ang gusto niyong ipanalangin ko? So, pumupunta yung mga, dumarating yung mga idea. Okay, panalangin mo ganito. So, pag pinanalangin ko, sinasagot naman ng Diyos. Eh, kasi galing din sa Kanya po yun. So, masaya. Hindi na ako na i-stress. Kasi ba't pa ako mananalangin ng mga gusto ko? Eh, kung hindi naman gusto ng Diyos, hindi rin naman niya a-approvean. Parang requisition, nakakita na kayo ng requisition form sa AUP? Pag meron, kailangan yung department na mga ano sa laboratory, kailangan mag-fill up ng requisition. Tapos may pipirma sa baba, yung department chair, yung treasurer, at saka yung vice president, depende kung sa amount. Kung hindi na-approve, hindi mag-release ng pera. Kung na-approve, ma-release ng pera. So ang panalangin po parang requisition. Kaya lang, kung gusto natin sigurado na maapirmahan ng Diyos yung ating requisition, request, tanongin natin sa Diyos, ano po ba ang gusto ninyong i-request namin? O di, pag idea yun ng Diyos, siyempre a-approvean niya yun kasi galing din naman sa Kanya. So, masaya po. Simple lang ang buhay. Sabi sa Bible, ang mga paraan ng Diyos ay simple lang. Kaya lang, ang tao ay ginagawang komplikado. The way of the Lord is simple, but the man has many complications. Okay. Sunod po tayo na verse. Sa first, okay, sa next verse, 1 John 5:15. Next lang. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Okay. Kadugsong lang po yan. And we know that when He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. So, ganun po. Pag hindi natin alam kung anong ating ipapanalangin, eh di manalangin tayo na malaman natin kung anong ipapanalangin natin. At ang Holy Spirit ay tuturuan tayo kung paano tayo manalangin. At ang Holy Spirit din ay ita-translate niya, dahil minsan hindi maganda yung ating panalangin. He will intercede, the Holy Spirit will intercede for us. Tapos si Jesus Christ din nag-intercede din bilang High Priest at nakakarating sa ating God the Father ang ating mga panalangin na according din sa Diyos. Okay, next verse po ay sa Acts 2:38. Sabi po dito, bibigyan ko po si Elder ng panahon mamaya-maya para ripasuhin yung mga bagay na nakaligtaan ko kasi hindi, wala pong taong nalalaman lahat ng bagay po. Then Peter said, Acts 2:38 po, last verse natin dito sa page 1. Okay. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, that ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Ang isa po sa mga pinakakailangan natin bilang mga Seventh-day Adventist ay ang gift ng Holy Spirit. Dahil yan po ay ni-promise ni Jesus Christ at yan po ang magtutulong sa atin sa ating gawain. Kahit na mag-sermon tayo ng mag-sermon, kung wala naman ang Espiritu sa ating gawain, ay para tayong nagtutulak ng pader. Hindi umuusad. Para tayong nag-hiking papunta sa bundok na wala namang trail. Mahirap ang gawain. Okay. So sa Monday po, ang sabi dito, prayer that is pleasing to God, yun po ay nasabi na natin, yung gusto ng Diyos na panalangin, ay yun ang na-approve ng Diyos. Ay, meron pa po akong isang gusto lagi i-advertise tungkol sa panalangin. Ang sabi po ni Sister White, ang pinaka-nauuna daw pong sagutin na panalangin, naaalala ko po na nasabi ko na yun dito, pero mahalaga po na maulit-ulit natin, baka hindi alam ni Christian. Ang pinaka-priority daw po na sinasagot na panalangin ay ang panalangin ng
pagsisisi, repentance. Yung minsan nananalangin tayo na gumaling tayo, pagkailang araw pa nasasagot ng Diyos. Pag nananalangin tayo na kung ano-ano, pagkailang minuto pa nasasagot, pagkailang oras. Pero pag nananalangin daw po tayo ng pagsisisi, repentance or true repentance, yun daw po ang pinakabiglang sinasagot ng Diyos, pinakamabilis. Kaya minsan, nakakabalita ako na itong tao na to ay nagkasala ng adultery, na naalala ko po yung panalangin na yun. Sabi ko, pag nagsisi ang mga yan, 1 second lang, they are as white as snow. Kasi yun ang sabi sa writing si Ellen White. Kahit hindi pa sila mapatawad ng mga tao, ang sabi dito sa writing si Ellen White, yung pagsisisi ang pinakamabilis ng patawad. So pag nagsisi tayo sa pinakamasasamang kasalanan, the Lord can make our sins as white as snow. Okay, prayer that is pleasing to God. At sabi po ng aking kaibigan na pastor, si Pastor Orbe, lahat daw po ng ating panalangin na i-improve ng ating spiritual life ay okay daw po yan sa Diyos. Okay. The foundation of biblical prayer is to ask God. Okay. At saka, pag God's will, ay okay po yan. All His gifts are promised on the condition of obedience. Yan po ay sabi sa Christ's Objection 145. Pero mga kapatid, minsan, nagtataka po ako, bakit sumasagot pa rin ang Diyos kahit na minsan matigas ang ulo natin? Nakakapagtaka po, ano? Minsan, may masama akong naisip. Pero, sabi ko, masama pala yun. Tapos, pag nanalangin ako, nararamdaman ko ang presence ng Holy Spirit. Nagtataka po ako, bakit masama yung iniisip ko kanina, pero ang Diyos ay malapit pa rin sa atin. Nakakahiyaan ng mag-isip ng masama. Kasi pinapatawad tayo, di ba? Ang bilis-bilis ng Diyos magpatawad sa atin, tapos na, parang nakakahiyaan ng mag-isip ng masama at gumawa ng masama. Kasi nakakahiyaan naman sa Diyos. Ano po? Ang tawag po doon ay grace. Kahit hindi natin deserve ang presence ng Holy Spirit, kahit hindi tayo worth na pakinggan ang ating panalangin ng Diyos dahil marami tayong kasalanan, dapat actually hindi siya nakikinig sa atin. Kaya lang, nakikinig pa rin ang Diyos sa ating panalangin kahit na marami tayong kasalanan, ay nakakahiya nang magkasala. Parang, kasi nakakahiya na eh. Okay, all His gifts are promised on condition of obedience. Christ object lesson. Knowing that God is generous, we can come boldly to Him. Meron daw po isang mayaman na businessman dito sa Pilipinas. Nag-aral siya dun sa kanyang university. Pagka-graduate niya, pagkailang dekada, siya po ang isa sa mga top 5 na mayaman dito sa Pilipinas. Nag-donate siya ng building doon sa kabilang university, sa Lasal. Nakita niyo yung Henry C. Building. Sabi ng mga sumusulat sa newspaper. Sir, di ba graduate ka dun sa kabila? Bakit dito ka sa kabila nag-donate ng napakalaking building? Sabi niya, hindi naman sila humingi eh. Dami-dami niyang pera, hihingi ka lang pala, mag-donate na siya sa iyo. Kahit hindi naman siya alumni ng school mo. Sabi niya, hindi naman sila humingi eh. So, ganun po pala, no? Dahil ang Diyos ay gusto magbigay, naghihintay lang po siya na humingi tayo. Okay, next, ano pa ang maganda dito, mga idea dito? He desires that everyone who believes to approach the throne of grace with earnestness and assurance. Minsan, makikita dito mga kapatid, the Lord is not glorified by the tame supplications which showed that nothing is expected. He desires, so hindi daw po ang Diyos masaya kung ang hinihingi natin ay piso lang. Pumunta pa ka pa dito sa palasyo ng hari ng sanlibuta ng universe, piso lang pala yung ihingin mo. The Lord is not pleased
with tame supplications, which show that nothing, kung kaya naman natin palang piso, hindi na kailangan hingin sa Diyos. Meron po ang, anong ako po ay college, meron akong pinapanalangin, mga kapatid. Ba't ka tumatawa, Leslie? Alam ko ang iniisip nyo eh. Hindi yun ang iniisip nyo. Meron akong pinapanalangin at hindi sinasagot ng Diyos ang aking panalangin. Nagsubok na ako mag-fasting. Hindi pa rin, hindi ako marunong mag-fasting ng tama. Nagbibilang lang ako ng oras. Ilang oras na. Hindi sinasagot ng Diyos ang aking panalangin. So ni-research ko po lahat ng prayer sa Bible. Ni-research ko lahat ng prayer sa writings ni Ellen White. Nakita ko po, mga kapatid, siyempre hindi ng Diyos sasagutin yung hindi niya will. Pag nakulitan siya sa akin, minsan nakukulitan siya, sinasagot niya. Pero nakita ko po ang isang point din sa writings ni Ellen White. Hindi ng Diyos sinasagot yung panalangin natin na kaya naman natin gawin. Tinatamad lang tayo. Narinig ko po na isang sermon dun sa GYC, Generation of Youth for Christ. Sabi nung speaker, God will not brush our teeth for us. Kung nananalangin po kayo na sana po malinisan ang aking ngipin, pero ayaw niyo naman mag-toothbrush, ay kaya niyo naman gawin yun. Hindi na kailangan sagutin ng Diyos yung panalangin yun. May kasabihan po rin dito sa ating lesson, na pag tayo ay nananalangin, dapat yung mga action natin ay ayon dun sa ating panalangin. Kung nananalangin tayo na tumaas ang score natin sa exam, hindi naman tayo nag-aaral. Ay, hindi yata tama yung ating attitude. Kaya minsan ang Diyos hindi daw po sinasagot yung panalangin natin kasi kailangan tayong subukin. Subukin kung talagang magtsatsaga tayo sa panalangin at kung talagang yung ating attitude ay maiitama. Ang sabi rin po dito sa Christ Object Lesson, ang panalangin daw po, hindi naman binabago ang Diyos. Binabago lang ng panalangin ang ating attitude sa gusto ng Diyos. So siguro pag hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, baka mali yung ating attitude. Kung tama naman ang ating attitude, baka hindi maganda yung ating pinapanalangin para sa atin. May example po niyan sa 2 Corinthians 12. Hindi kasama sa ating lesson. Pero si Pablo ay nananalangin na matanggal yung kanyang physical problem. Hindi sinasagot ng Diyos. Sabi doon, because of the multitude of revelations, sa iyo na lang yung problema mo sa physical mo para hindi kayo mabang. Okay. So, okay rin pala yung mga pagsubok para hindi daw yumabang. Kailangan po nating mag-believe. Nasa Tuesday na po tayo. Without faith, it is impossible to please God. Sabi po sa Hebrews 11. Okay. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Paano na tayo nagkakaroon ng pananampalataya? Pag nakita natin ang mga ginawa ng Diyos, tapos nakita natin ang mga kailangan gawin, magkakaroon tayo ng nalalaman natin na gagawin din ng Diyos ulit yun. Ang sabi po sa writings Ellen White, we have nothing to fear in the future except that we will forget what God has done for us in the past. So pag nakita natin, pinagpapala ng Diyos ang pag-preach ng gospel, alam natin na pag nag-preach tayo ng gospel at tama yung ating motibo at tayo yung ating ginagawa sa ayon sa Diyos, at nandyan ang Diyos. Di ba? Yun ang pananampalataya. Kaya pag tinignan natin sa Hebrews 11, yung mga taong mananampalataya doon ay may experience sa Diyos at sumusunod sa ating Panginoon. Okay. God is the same yesterday, today, and forever. Yung Diyos na nagbigay ng mana sa mga Israelites, ang Diyos pa rin natin ngayon. Kaya pag tayo nagugutom, huwag tayo magproblema. Magpro-provide ang Diyos ng pagkain. Faith knows that for God, nothing is impossible. Okay. Sa Wednesday po tayo, para meron tayong claiming God's promises. For any gift that He has promised, we may ask.
then we are to believe that we receive and return thanks to God that we have received. Minsan, nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos. Ako rin, minsan, pag tinanong ako, paano mo napagana yun? Madali lang yun, ganito ang ginawa ko. Tapos naiisip ko pagkatapos, pero tinulungan pala ako ng Diyos doon, nakalimutan kong sabihin, ano, sa tulong ng Diyos, ganito pala. So, sana sa susunod, sasabihin ko, nanalangin lang ako, tapos tinuruan ako ng Holy Spirit. O, di ba? Tulad po nung aking van. Automatic po dati yan. Pag dinadrive ko apunta sa Ternate, 900 ang kinakain. Pag hinihiram ko yung pick-up ng tatay ko, 500 lang, balikan na. Sabi ko, kahit magdahan-dahan ako, duble pa rin yung krudo ng van ko. Eh, wala namang pamasahe yung mga nag-outreach doon. Sabi ko, kung magawa ko itong manual, madudubli yung roaming trip na pwede kong gawin sa amount of money. Kasi hindi mo naman, wala namang pamasahe yung mga estudyante. So, ginawa kong manual. Kinuha ko yung transmission ng aming van na luma. Yung Kia na transmission, kinabit ko sa Mazda na makina. Lahat ng butas, sala. Winilding-welding ko lang po, nilagyan ko ng mga brace. 5 buwan kong ginawa. Pati yung pagtanggal ng flywheel, napakatigas po pala nun. Kailangan ng jack. 3 ikot yung jack bago ko matanggal yung isang tornilyo. Nung maikabit ko po, lahat ng mekanik ko sa motor pool, kumakamot ang ulo pag nakikita nila yung ginawa ko. Paano mo nakabit yan? Sabi ko, nanalangin ako, sir, kasi ang hirap talaga pala tanggalin yan at saka ikabit. 5 buwan ko yan, pinapanalangin ko anong gagawin. Sinusubukan ko lang, pero wala naman akong sinira. Sinisigurado kong kakasya ba ako sinira yung mga, para pwede ko ibalik yung luma. So 5 buwan ko pong ginawa. At yun, kalahati na lang yung krudo. Basta mabagal lang ako magpatakbo. So nakakatipid. So sa halimbawa, sa gantong amount of money, pwede na akong maggawa ng missionary trips na halos doble karami nung kung hindi ko pa kinonvert sa... Ngayon nga lang, baliktad yung kambyo. Ang premiera nasa baba, ganun. Okay lang, para ako lang makakadrive. May mga bagay po na napakahirap kahit yung mga professional ay nagkakamot ng ulo kung paano nangyayari. Pero tinutulungan tayo ng Holy Spirit. The Spirit will guide us in all truth and will teach us all things. Kaya lahat ng ating mga talento, mga regalo yun ng Holy Spirit. Lahat ng mga hindi natin alam ay regalo ng Holy Spirit. At sabi po sa Friday na lesson, lulundag po ako kasi yun na yung sinasabi ko, ang paghingi natin ay hindi lang para sa ating sarili. Minsan po ako yung nagtataka, bakit sila Kuya Johnson, ang galing sumagot? Sila Brother Albert, ang galing mag-lesson study? Sila Elder, ang bibilis maghanap ng Bible, ng verse, pag binibidyo ko dito? Sana maging ganun din ako. Sila Kuya June, yung speaker niyo, nag-speaker dito si Kuya June. Next Sabbath. Bakit? Ganun. Eh, nabasa ko po dito, ask to give. Ibig sabihin, kung gusto natin maging ganun, galing tayo mag-Bible study, sumagot sa mga tanong, mananalangin tayo na maging tayong ganun. Pero, hindi lang para gumaling tayo, kundi para makatulong tayo sa iba. Kaya, minsan nagtataka po ako. Inaalok ako ni Kuya June. Magbasa ka, sir, ng Bible. Pag Bible study natin. Problema, hindi ako magaling mag-Tagalog. Nauuna pang matapos yung bina-Bible study namin, magbasa ng Bible kaysa sa akin. Inaalok din po ako ni Kuya Johnson. Ay, mahina ang loob ko dahil hindi ako magaling mag-Tagalog. Pero siguro, mga kapatid, kailangan kong maglakas ng loob kahit hindi ako marunong. Kasi hindi ako gagawing magaling ng Panginoon kung hindi ako susubok. Di po ba? Sabi ni Ellen White, men do not learn to swim on the land. Hindi tayo matuto maglangoy pag nandyan lang tayo sa lupa. Kailangan nating pumunta sa tubig para matuto tayo maglangoy. Kaya kung gusto natin matuto mag-Bible study, wag lang tayong kinig ng kinig. Mag-Bible study tayo, alam ni Elder. Nakangiti siya kasi nakaka-relate. Totoo po yan. Ako po ay teacher simula noong 2000. Maraming beses na nasa harap ako ng classroom. Hindi ko naman alam ang tuturo ko. Pero pag nandun ka na sa harap, bigla na lang na alam mo na kung anong ituturo mo. Ganon din nangyayari kila Kuya Johnson. Sabi nila, hindi na. Pinapanood nila yung kanilang sarili. Ang galing ng sagot ko ah. Saan kaya yun galing? Hindi ko naman alam yun. So ang Diyos po ang natutulong sa atin. Dahil promise,
Promise po ng Holy Spirit na He will teach you us in all things. And He will remind us whatsoever Jesus has taught us. Okay. Nasa Thursday na po tayo, praying for the Holy Spirit. Napakaganda po itong experience. Kung meron akong pinakagustong experience ay ang presence ng Holy Spirit. Nung ako po ay college, yung aking mga kaibigan na tinutulungan sa mga evangelism, sabi nila, "Sir, nakita ko nanonood ka nung nag-preach ako. Alam mo, sir," sabi niya, "yung presence ng Holy Spirit naramdaman ko." Sabi ko, "Ano kaya yun?" Hindi naman ako naniwala na wala sa Bible. So hindi, kung isa lang tao magsabi sa akin, nakikinig lang ako, pero hindi naman ako maniwala agad. Tapos, pag iba naman ang kasama kong tao, minsan na, sabi ko, anong nararamdaman mo pag sinasabi mo na may presence ng Holy Spirit? Sabi niya, parang may mainit akong nararamdaman sa aking katawan. Ah, sabi ko, hindi ko alam yan. Sige lang. So, pero sa ibang lugar, minsan na nalalangin kami sa aming ministry, parang nararamdaman ko rin yung may mainit na parang dito sa likod. Parang may kurenteng maliit. Nangyayari ba sa inyo yun, Elder? Sabi ko, baka nga, ganun din yung nararamdaman ng aking kaibigan. Lalo na pag nananalangin tayo na talagang humble na humble yung aming panalangin. Pag mayayabang kami, parang hindi kailangan na. Hindi dumarating yung Holy Spirit pag mayabang. Tapos minsan, nananalangin kami sa kapitulo versikulo. Pagsimula ng aming panalangin, talagang parang ang lakas ng presence ng Holy Spirit. Yun pala ang topic nila, Kuya Johnson, Holy Spirit mismo. At habang nagdi-discuss sila ng topic na Holy Spirit, habang yung nagtitaping kami, parang nandun yung Holy Spirit sa ano? Sa church. So, tuwang-tuwa po ako kasi walang, pag nararamdaman natin ang presence ng Diyos, ay talagang walang tayong ipapalit, mga kapatid. Tapos minsan, meron akong pastor na kakilala, si Pastor Frederick Paul, yung kinikento ko sa inyo na pudpud ang tuhod sa pananalangin. Pagkasama ko po siya, sa sasakyan, talagang nananalangin siya. Nararamdaman ko nandiyan yung Holy Spirit. Alam ko, kahit hindi natin naramdaman, nandiyan talaga yan. Eh, dalawa yung ministry yung tinutulungan ko, si Pastor Paul at saka yung sila Kuya Johnson. Malalakas ang presence ng Holy Spirit sa dalawang ministry na yan. Nung magtagpo si Kuya Johnson at saka si Pastor Paul sa dun sa church nila Ma'am Lourdes sa Ortigas, tuwang-tuwa ako kasi itong dalawang talagang nilid ako ng Holy Spirit na magtulong sa kanilang ministry. Nagkatagpo sila. Tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ito, Pastor, ito yung kinikento ko na sila Kuya Johnson. Kuya Johnson, ito yung kinikento na sana sila Pastor Paul. Sabi ni Pastor Paul, I will pray for you. Nung pinanalangin ni Pastor Paul sila Kuya Johnson, grabe! Hindi lang nagtayuan yung aking balahibo at saka balahibo. Ang tawag dito, balahibo nga ba ito? Feathers ba ito? Grabe! Ang lakas ng feeling ng Holy Spirit, ng presence ng Holy Spirit. Tapos kinikento ko kay Pastor Paul, sabi ko sa kanya, "Pastor, you know when you prayed for Kuya Johnson?" Hindi niya ako pinatapos sa aking kwento. Sabi niya, "The Holy Spirit was there, right?" Sabi niya, "Yes, the Holy Spirit." Sabi ko, hindi niya ako pinatapos. Nung kinikento ko rin kay Kuya Johnson, "Kuya Johnson, nung pinanalangin kayo ni Pastor Paul," sabi niya, "Oo, ang lakas ng Holy Spirit, no?" Hindi niya rin ako pinatapos. At least, hindi lang ako ang nakakaramdam. Pati pala sila. At saka may mga tao talaga na malakas ang presence ng Holy Spirit dahil sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya. Okay po. So, ang Friday po, lesson natin, ang pinakamaganda, actually minsan ito po ang aking inuuna dahil mas madaling maintindihan. Yung format, I will be very honest, yung format ng lesson study, ang hirap pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit. Kung kailan ko na naiintindihan, saka tapos na. Pero itong Friday, lalo na pag may nakalagay sa Friday na read further, tapos nakalagay dyan, Ellen G. White, asking to believe, to give. Isang chapter po yan ng Christ Object Lesson. Nung binasa ko po yan, mga kapatid, napakaganda. Parang yung buong lesson, nandun na sa buong chapter na yun. Ang idea ay ask, lahat ay pwede natin hilingin, hindi para sa ating sarili, kundi para ipamahagi sa ibang mga tao. So, meron po ba kayong gustong idagdag na, Elder, yung mga nakaligtaan ko po na kailangan natin malaman? Happy Sabbath po, mga kapatid. Actually, ang ganda po ng kanyang lesson kung napakinggan po natin ang gusto, no? So, kumpleto, rekados.
Mga kapatid, gaya nga po ng sinabi ng ating tagapagsalita, ang ating Holy Spirit po, ang banal na Espiritu, ang siya pong tumutulong sa atin. Kung ano at kung paano po tayo mananalangin. Mga kapatid, alam po ba natin yon? Na ang banal na Espiritu ang tumutulong sa bawat tao kung ano at kung paano tayo mananalangin. Ang dapat po nating hihilingin po, mga kapatid, ay kung paano tayo mapupuspos ng banal na Espiritu Santo. Sa paano pong paraan tayo mapupuspos ng banal na Espiritu Santo? Ito po yung ating pinag-aralan noong mga nakakaraan po nating lesson. Una, alalahanin po natin, mga kapatid, nung panahon ng Pentecostes. Mga kapatid, nung panahon ng Pentecostes, ang mga alagad pumunta po sa Upper Room. Ano po ang kanilang ginawa doon upang makuha nila ang banal na Espiritu Santo? Sila po ay nanalangin ng mga pagsisisi, mga kapatid. Magsisisi po tayo ng ating mga kasalanan, iisa-isahin natin kung ano yung ating mga kasalanan, maliit hanggang sa malaki. At pagkatapos, asahan natin na tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon Diyos. Ngunit sa ating pagsisisi, mga kapatid, tatandaan po natin na ang ating pong magiging layunin dapat na mangyari ay ang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya pagkatapos noon, mga kapatid, napuspo sila ng banal na Espiritu Santo na kung saan ay hugis apoy na dila at sila ay napuspos. Gayun din sa atin, mga kapatid, pagkatapos po natin mapagsisihan, dapat po ang kalooban ng Diyos, ang panukala sa atin ay sumunod po tayo sa Kanya. At sa ganun, mga kapatid, lahat po ng ating panalangin ay didinggin ng ating Panginoon. Ano po? Marami pong salamat. Wait, ano? Okay, sister. Okay po. Alam ko na po yung tanong po niya. Simple lang naman, ano po, sino ba ang gustong maging masama ng kaaway? Siyempre yung mabuti. Yung lingkod ng Diyos, gusto ng kaaway, ay gumawa ng masama. Tama? Ang sabi po ni Mrs. White, tatandaan niyo, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, ano po, ganito po ang kanyang pagkakasabi. Doon sa ating, bilang mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoon, alam po natin na tayo ay gumagawa na sa gawain ng ating Panginoon, tayo'y lagi nang nananalangin, tayo ay gumagawa ng mga buti, hindi mawawala, mga kapatid, pagka minsan ang ating isipan ay pinapasok ng kaaway. Yung atin pong mga pinagsisihan dating mga kasalanan na kung saan yung ito'y mga matitinding kasalanan ang ating nagawa, bagamat ito'y ating napagsisihan, ipaninumbalik ito ni Satanas upang isipin natin na tayo ay hindi pa pinapatawad ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo, mga kapatid, ay parang manghihina. Ngunit pag dumating ang oras na yon, ang atin pong ipapanalangin sa ating Panginoon o ang ating isasagot sa ganung mga bagay o pag dumako po tayo sa ganung pag-iisip, niligtas na ako ng aking Panginoon. Wala na po siyang karapatan sa atin. Alam mo? Isipin natin yung ating mga kasalanan noon, wala na po yon kasi inihingi na po natin ng tawad. Pag nanumbalik po yun, ginagamit lang yun ni Satanas upang manghina po tayo sa pananampalataya. Kaya pag nagkasala, humingi ka ng tawad sa Panginoon ng buong puso mo at ang layunin mong sundin ng Panginoon, wala ka ng kasalanan sa mga nakaraan. Ano po? Sino pa po ang mayroong katanungan? Sagutin ni Brother Win. Ang dagdag ko lang po doon, mga kapatid, kahit si Jesus Christ, may pumapasok din na tinutokso rin siya ni Satanas. Kahit si Jesus, tinutokso. Pero hindi siya sumusunod. So, huwag lang tayo susunod. Pag may naisip, paano natin malalaman, ang tanong ko, paano natin malaman kung alin yung masama at mabuti? Ayun ang nandun sa Biblia. Kaya po, kailangan natin malaman kung anong tama at mali. Sa utos, through the law. Kaya kailangan natin magbasa ng Bible at saka ng mga sinasabi ng mga prophets. So, yun po.
Kahit si Satan ay kahit si Jesus ay tinutokso po ni Satanas. Ano pa po? Lalong-lalo na nung mahina siya. Kaya kung gusto niyo mag-prayer and fasting, tutuksuhin kayo ni Satanas. Si Jesus nga tinukso eh. Kaya lang hindi si Jesus sumusunod. Kaya kasi hindi siya sumunod kay Satanas kahit nung hindi pa siya nagpe-prayer and fasting, hindi siya sumusunod. Kaya kahit nung nakita niya na si Satanas, hindi pa rin siya sumusunod. So, yun po. Ah, meron pa po bang hugot? Ano, Leslie? Meron ka bang gustong sabihin? So, happy Sabbath po sa ating lahat. May nais lamang po akong basahin dito. Ang sabi po dito, there are many Christians who misunderstood the true purpose of prayer. We pray not just because we want something for ourselves. We pray because we are so filled with love for Christ and so appreciative of what He has done for us that we long to have a relationship to Him. Being in His presence is a delight. Enjoying His fellowship is our heart's desires. Prayer is an environment in which Christ's Spirit speaks to our hearts and we are drawn closer to Him. Sabi daw po ay marami daw po sa ating mga Kristiyano ang na-misunderstood kung ano po ba ang tunay na purpose ng prayer. At ang sabi pa ay hindi tayo nananalangin dahil gusto natin ang isang bagay para sa ating sarili, kundi tayo ay nananalangin dahil tayo ay puspos ng pagmamahal para kay Kristo at kinikilala kung ano ang nagawa niya sa ating buhay at upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. At ang sabi po dito ay, kung ang atin daw pong mga magulang ay naghahangad na bigyan tayo ng mabuting regalo, magandang regalo para sa kanilang mga anak, sabi po po ay, ganun din daw po ang ating amang nasa langit na naghahangad na bigyan tayo ng mabuting regalo at mga pagpapala para sa bawat isa sa atin. At ang sabi po dito ay, asking in faith, believing we will receive, and claiming His promises, we become the recipients of heaven's richest blessings. So ang kailangan lamang daw po natin ay humiling na may pananampalataya, maniwala na ating matatanggap, at tanggapin ang kanya mga pangako at tayo daw magiging recipient or tagatanggap ng mga biyayang nagmumula sa langit. At may isa po ako ditong gustong basahin. Ang sabi po dito ay from the writings of Mrs. White. Ang sabi po niya ay, keep your wants, your joys, your sorrows, your cares, and your fears before God. You cannot burden Him. You cannot worry Him. Take to Him everything that perplexes the mind. Nothing is too great for Him to bear. For He holds up worlds. He rules over all the affairs of the universe. Nothing that in any way concerns our peace is too small for Him to notice. There is no chapter in our experience too dark for Him to read. There is no perplexity too difficult for Him to unravel. No calamity can befall the least of His children. No anxiety harass the soul, no joy cheer, no sincere prayer escape the lips of which our Heavenly Father is an observant, or in which He takes no immediate interest. Sabi po dito ay, wala daw po mga kalungkutan or kahit ano po pong mga negatibo ang ating nararamdaman ang hindi po, hindi nakikita ng ating Amang nasa langit. At sabi po doon ay, lahat daw po, maging kasayahan man ito, kalungkutan, or kung ano man po, ay bigay daw po natin to sa ating Panginoon, sa ating Amang nasa langit, dahil wala daw pong imposible para sa Kanya. At ang sabi pa po dito ay, dun po sa aklat ng John, sabi po dito ay, John rightly states that the great principle of prayer is asking according to God's will. Ito po, napaka halaga sa ating buhay. Sabi pa, tayo po ay magkaroon ng prayer na asking, tinatanong natin kung ano po ang will ng Panginoon para sa atin. Gaya po ng
ibahagi sa atin ni Sir Win. Nang sabi po niya, tanungin po natin, siyempre kung hindi natin alam kung anong will ng Panginoon, hindi natin alam yon, gawin natin ay tanungin natin at ipanalangin natin na malaman ang ating dapat ipanalangin sa Kanya. At ipanalangin natin na malaman natin kung ano ba ang will ng Panginoon para sa atin. At ang sabi po dito ay, we do not pray, Lord, your will be changed. Sabi, hindi daw po tayo dapat magpipray na gano'n na, Panginoon, ang iyon nawang kalooban ay mabago. Kundi, ang sabi po ay, but rather, our prayer is, Lord, your will be done. Dapat daw po, bagkos daw po, ang ating dapat ipanalangin ay kung ano po ang kalooban ng Panginoon ang mangyari sa atin. At ang sabi po ng isang Bible commentary, ang sabi po doon ay, only true prayer is the prayer which says, Thy will be done, and whose only request for grace to accept that will and strength to do it. Sabi po niya, para po sa kanya, ang true prayer daw po ay ang prayer na nagsasabing ang kalooban ng Panginoon ang maganap. At ang request po ay ang biyaya na tanggapin ito at gawin ito. Nawa mga kapatid, nawa po ay tayo po ay magkaroon ng panalangin na kung saan ang focus po ng panalangin natin ay ang kalooban ng Panginoon ang mangyari sa ating buhay. Yan lamang po. Thank you, Leslie. Meron po akong isang napanood na video. Kung nalalaman nyo si, kilala nyo ba si Pastor Pavel Goya? Kung may naikwento po ako dito na dati na yung pastor na nakasagasa, nakabangga, tapos nabuhay siya, ay nabuhay yung kanyang nabangga. Nanood po ako ng kanyang series tungkol sa prayer. Kasi itong isang pastor na ito, si Pastor Pavel Goya, nasa US po siya, sa North American Division, siya ang pinag-preach tungkol sa prayer kung saan-saan. So kung kailangan natin i-schedule na gusto mag-speaker dito, 2 years in advance, lahat ng schedule niya puno na. Ang major niya po na dinidiscuss ay prayer. Meron po siyang sinabi, na sinabi niya sa mga church na gawin ng mga church. At nung ginawa ng mga church, napakaganda ng result na nangyari. Ito po ang ginawa niya. Sabi niya mga church members, dun po siya sa bagong church na na-assign siya, sabi niya, lahat ng members ng church board, manalangin kayo lahat araw-araw, isang buwan, 30 days. Wala mo tayong meeting, walang meeting. Huwag muna tayo mag-meeting pag hindi pa tayo nanalangin. So, araw-araw daw po, mananalangin kung anong gustong ipagawa ng Diyos sa kanila. So, ang gusto nilang panalangin, Lord, ano po bang pinapagawa niyo sa akin? May gusto akong gawin para sa gawain. Ano pang dapat gawin? Ano mong assignment niyo sa akin? Araw-araw daw po, for 1 month, tinatawagan niya yung, sabi niya, hindi tayo mag-meeting kung anong gusto niyang gawin. Hindi ako magpapameeting ng board, hindi ako sisipot. Hanggat manalangin tayo lahat ng araw-araw for 30 days. So, araw-araw, tinatawagan niya po yung mga members. Hello, nanalangin ka ba ngayon? Tinatawagan niya isa-isa, tinicheck niya na nananalangin talaga. Kasi, meron daw po siyang gustong gawin, ayaw niyang sabihin sa church board, dahil hindi tatanggapin siguro. Pero pinapanalangin niya ng 30 days, humanap na magkaroon ng speaker yung kanilang gagawin, tapos yung gusto niya maging speaker, busy rin. Pero yung bigla na lang pagka 30 days, na-cancel yung speaker, yung schedule ng speaker, tinawagan siya. Sabi niya, pwede tayo mag-seminar. So sabi niya, itatanong ko sa church board, pero hindi ko sasabihin sa kanila kasi ayaw kong ako ang magsabi. Kasi parang idea ko yun. Gusto ko ang Diyos ang magsasabi sa kanila. So sabi niya, manalangin kayo lahat 30 days. Pagka 30 days, tinatawagan niya isa-isa. May sinabi na ba ang Diyos sa'yo? May sinabi na ba ang Diyos sa'yo? Kasi kung ako lang nagsasabi, ayaw kong sabihin. Gusto ko sasabihin ng Diyos sa inyo. So, may nagsabi na isang babae. Sabi, Pastor, ganito ang gustong ipagawa ng Diyos. Ganito. Sabi niya, dalawa na tayo. Pero gusto ko pa may isa pang sabihan ng Diyos kung anong gagawin natin. Nung nag-meeting na sila, may isa pang nagsabi na member, Pastor, alam ko nang ini-impress ng Diyos sa akin. Ganito gagawin natin.
Sabi ng pastor, tinawagan niya yung speaker dun sa Andrews. Sabi niya, "Pastor, tatlo na kaming sinabihan ng Diyos. Pumunta ka na dito." So, napakaganda po pala na talagang ang Diyos ang hindi tayo susuko hanggat may ina-assignment sa atin ng Diyos. Kasi tayo ay mga servants ng ating Panginoon. Eh, hindi tayo nagsasarili ng great controversy yan, yung kaaway, ang galing-galing. Kailangan natin ng guidance ng Diyos. So, yun po ang aking challenge sa atin dito sa Soro-Soro. Manalangin po tayo araw-araw kung anong gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Kasi gusto natin mapuno ito ng mga tao. Gusto natin lumaki yung church hanggang doon. Pero hindi natin alam kung paano gagawin kasi ang science of saving souls daw po ay kailangan ng napakaraming wisdom. Sabi dito sa chapter na ito, na talagang pag nirecognize natin na tao lang tayo, ang kalaban natin, demonyo, wala talaga tayong binatbat. Kaya kailangan natin manalangin. Ay, ako po ay excited na excited basahin itong chapter na ito. Eh, kung okay lang na maikli yung ating hour of worship, ako rin naman ang speaker. Kasi po, ang sabi ni Ellen White, ang hour of worship daw po ay 30 minutes lang dapat ang message. Pero ang Sabbath school daw po ay wag daw titipidin sa oras. Okay, so, okay na po. Ang sabi po dito sa Christ's Object Lesson chapter 12, asking to give, Christ was continually receiving from the Father that He might communicate to us. So hindi lang pala, sabi ni Jesus Christ, these are not my words, but the words from my Father. The word which you hear is not mine, but the Father's which sent me. Kaya pala dapat hindi tayo, mas maganda na hindi tayo yung sarili natin. Nakakalimutan kasi natin. Dapat naalala natin lagi. Ang pinaka, minsan nag-crusade kami dun sa Mindoro. Nag-question and answer yung buong district. Eh yung mga kasama kong theologian, umalis na at nag-outreach. Nagtanong sila ng napakahirap. Mabuti na lang, Elder, niremind ako ng Holy Spirit na manalangin ako bigla parang si Nehemiah. Nung tinanong ako ng mahirap, bigla ako nanalangin, Lord, anong isasagot ko? Maganda yung sagot ko, Elder. Lahat ng tanong nila na-solve. Kahit anong tanong na-solve. Sagot ng Holy Spirit na sinabi sa akin. Okay. So, hindi kahit para si Jesus, hindi niya sinasabi ang sa kanyang salita, the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. So, hindi tayo humihiling para sa atin lang, kundi para talaga sa iba. He lived and thought and prayed for others. From hours spent with God, He came forth morning and by morning to bring light to heaven. So, kaya pala si Jesus Christ nananalangin ng napakaraming oras bago pa sumikat ang araw para pag-araw na alam niya ang sasabihin niya sa mga tao. Kasi napakakomplikado ng mga tao. Hindi natin alam kung anong kailangan nila, kung anong nasaan na sila sa spiritual life nila. Ang Diyos talaga ang nakakaalam. At kahit si Jesus Christ ay nagdidepend sa Holy Spirit, sa God the Father. Kaya yung salita niya ay parang napakakapangyarihan dahil napakaraming panalangin. Ako po ay maraming video sa YouTube. Itong mga to, pinopost ko ito. Si Elder din, marami rin. Si Kuya Jun din, marami rin. Nagtataka lang po ako, bakit yung views ko, 100 lang. Kay Kuya Jun, 38,000. Pareho naman yung topic na dinidiscuss namin. So, nakikita ko po dito, paramihan pala yun ng panalangin. Kahit dun sa, ano sir, sa count ng video, yung hindi ako, kunti lang ako manalangin eh. Si Kuya Jun, dahil humble lang siya, tricycle driver, grabe siya manalangin kasi hindi nga siya nakagraduate ng theology. Yung English niya ganito, yung Tagalog niya, Bisaya. So, marami siyang manalangin. Ang dami niyang view! At pag pinagmalaki na namin na maraming view, humihina rin yung kanyang video, siguro naapektuhan. The Lord hath given me, He said, the tongue of the learned, what should I know to speak in the word in of season? He awaketh me in the morning, He wakeneth mine ear. Ginigising po ba tayo ng Diyos pag madaling araw? Minsan, di ba? Minsan, kailang katulog ulit. Minsan. Minsan, ginigising si Jesus pala, ay ginigising din ng Diyos pag madaling araw para manalangin. Nakakahiya lang minsan kasi tulog ulit. Christ's disciples, so, nung sumusunod
alam niyo yung pag may magagaling na tao, gusto natin sundan. Yung mga disipulo ni Jesus Christ, sabi nila, itong ating master, sundan natin. Pag nagising si Jesus Christ ng madaling araw, sinusundan nila. Nahuli nila si Jesus Christ na nananalangin doon. At hindi napapansin ni Jesus Christ, parang hindi niya napansin na nandun yung disciples. Hindi lang siya nananalangin na mahina lang, malakas yung boses niya pananalangin sa Diyos. At nakikinig yung mga disciples, sabi nila, grabe pong manalangin si Jesus Christ. Parang talagang totoong yung father ay, ano, yung tatay niya talaga, talagang kailangan niya yung... So, nag-ask yung mga disciples, ano, sabi nila, teach us how to pray. Inulit ngayon ni Jesus Christ yung the Lord's Prayer. Na sinermon niya pala na yun dun sa Sermon on the Mount. So, inulit niya ulit yung Jesus Christ, yung the Lord's Prayer. Tapos, sinabi niya, sino itong mga, kung may kailangan ng tinapay, ay ibibigay. Ibig sabihin, ang Diyos po talaga ay gusto tayong sagutin ang ating panalangin. Kaya lang hindi tayo nananalangin, o kaya mali yung ating panalangin. So, yan po. Kaya tinuruan sila manalangin. Of course, hindi agad sila natuto kasi ang pagnanalangin ay kailangan din ng practice. Ayan po. Kailangan natin malaman na hindi talaga tayo, hindi natin kaya mag-isa. With men, it is impossible. But with God, all things are possible. Yan. Souls that were hungering for the bread of life would come to them and they would feel themselves to be destitute and helpless. Ayan po. Ano po yung tinatanong ni nanay? Ang tanong po niya ay kung nanalangin daw ba tayo at inihintay natin yung ating panalangin ay masama daw ba yon? So hindi po masama. Kasi ang ating panalangin, tandaan po natin na kapag tayo po ay nanalangin sa Diyos, asahan po natin na ibibigay ng Diyos. Ayon po sa Santiago 1:6-8, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Ano po? Sapagkat ang nag-aalinlangan daw ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan, huwag umasang tatanggap buhat sa Panginoon ang mga taong pabago-bagong isip at hindi alam kung ano ang ibig. Ngayon, sa ating po panalangin mga kapatid, upang maging mabisa, kailangan siguro makita rin tayo ng Diyos na tayo ay masunuring anak. Nang sa ganun, lahat ng ating panalangin ay ganyang ibibigay. Ano po? Mahirap naman yung masuwayin kang anak ay bibigyan ka ng bibigyan. No? Pagka minsan masuwayin, binibigyan pa rin eh. Pero, minsan tinitiis din para naman matuto ang tao. Ano po? Tama po. Kailangan talaga maghintay minsan, Lola, kasi hinahasa ng Diyos. Patience. Yung patience natin. Ang sabi po dito, Christ's lesson in regard to prayer should be carefully considered. There is a divine science in prayer. And His illustration brings to view principles that He shows that it is the true spirit. What is the true spirit? He teaches the necessity of perseverance. In perseverance, sige lang, sige. Try ng try. Pray ng pray. In presenting our request to God. Panalangin ng panalangin. Ang napakaganda po nito mga kapatid. Sa mga magulang, meron pong sinasabing prayer for your children. At sabi po sa Bible, sinasagot ng Diyos ang prayer. Napakaraming kwento na pasaway ang mga anak, pero hindi tumitigil ang panalangin ng mga magulang ng nanay para dun sa anak. Minsan nangamatay na yung magulang, saka lang nagsisi yung anak nung nandun na sa sementeryo. Sabi ng pastor, pasaway talaga yung anak. Nanalangin ang buong buhay, nanalangin yung nanay na tumino sana tong anak. Kaya lang adik, saka matigas ang ulo. Sabi ni Pastor Pavel, nung ililagay niya sa ilalim ng lupa dun sa sementeryo, lumapit yung anak. Sabi niya, yung nanay ko, buong buhay yan nananalangin para sa akin. Sabi ni Pastor, gusto mo bang makita ulit yung nanay mo? Sabi niya, oo, kasi yan lang talaga ang nagmamahal sa akin sa buong buhay ko. Siguraduhin nung makarating ka sa langit, makikita mo, gusto ko makarating sa langit kasi gusto ko makita yung nanay ko. So nagpakabait siya. Nagbago siya nung namatay na yung nanay niya kasi gusto niyang makita yung nanay niya sa langit. So, sinasagot po ng Diyos ang panalangin para sa mga anak ninyo, mga anak natin. Para sa mga estudyante ko rin. Yung mga estudyante ko minsan makukulit. Okay. And assures us He is willing. Our prayers are not to be self-asking. Minsan po mga kapatid,
inoobserbahan ko yung aking mga leaders sa church at saka sa school. Sabi ko, hindi pa sila nanghihiya maghingi ng donation. Pero narinig ko, sabi ng isang presidente namin, bakit ka mahihiya humingi, hindi naman yan para sa'yo. Sabi ko, ano, hindi naman yan para sa kanya. Hinihingi mo yun para sa education ng mga estudyante, sa building, ganito, para sa church. Oh, hindi naman yan para sa atin, di ba, sir? Kaya, pag hindi naman para sa atin, hindi tayo mahihiya manghingi. Pero pag para sa atin, yun, siguro mahihiya tayo manghingi. Okay. For their sake, ayan po, for their sake, para sa ibang tao, turuan. Okay. At saka, napakasaya po ng Diyos kasi tayo ay dapat nagko-cooperate. We are to ask blessings from God that we may communicate to others. The capacity of receiving. Wow! Ako'y nakukonsyensya mga kapatid minsan kasi inaalok ako ni Kuya Johnson mag-partner dun sa kanya. Ay, sabi ko, hindi ko alam sasabihin ko. Kasi ina, pag nag-video ako, maraming nagko-comment, dapat ikaw ang partner ni Kuya Johnson. Kaya lang hindi ako ng hindi. Kaya nung nabasa ko to, natatamaan ako. Hindi tayo matututong mag-question and answer kung nandun lang ako sa likod ng camera. We are to ask blessings from God that we may communicate to others. The capacity for receiving is preserved only by imparting. Naintindihan ko na kung bakit yung ibang pastor, pag may nagbigay sa kanila ng pera, binibigay agad nila sa iba. Sabi ko may problema yata ito. Kasi sa business, delay expenses, accelerate yung income para dumami yung tira. Yun ang prinsipyo ng kayamanan. Bawasan mo yung lumalabas, damihan mo yung pumapasok, edi dadami yung laman, yung kaban. Pero iba yung business nito. The capacity to receive is only preserved when we impart to others. We cannot continue to receive heavenly treasure without communicating to others around us. Hindi tayo dadagdagan ang information na natutunan natin sa Bible kung hindi naman natin sinishare sa iba. Kaya masaya ako pag pumupunta ako dito sa church ninyo kasi nakakapag-share ako at saka si Elder nabibideo ko. Ay, tulong-tulong lang kasi sayang yung biyahe. Baka meron pa po gusto dyan mag-share, nandyan lang yung camera, maya-maya. Ina-advertise ko po. Okay, yan po ang parable ng petitioner. Okay. Pero may condition ang fulfillment. If ye love me. Yan. Hindi pwedeng panalangin tayo ng panalangin pero yung inuutos ng Diyos hindi natin ginagawa. Keep my commandments. He that keepeth my commandments is he that loveth me. And he that loveth me shall love of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Those who bring their petitions to God, claiming his promise, but do not comply with the conditions, insult Jehovah. Oh, hindi pala tayo. Sabi ng Diyos, mangilin ka ng Sabbath. Ayaw ko mangilid, pero mananalangin ako na magkaganto-ganto ako. Insult daw po yun kay Jesus Christ kasi ayaw natin siya sundin. Parang tayo ang Diyos. Siya ang gustong sumunod sa atin, pero yung sinasabi niya, ayaw natin sundin. Okay. Many are forfeiting the conditions of acceptance. Okay, we need to examine closely. Ano pa yung maganda dito? Ito po, if ye abide in me, yan yung kanina, hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. Paano natin malaman kung kilala natin si Jesus Christ? Pag sumusunod tayo. Pag kilala natin, ibig sabihin, siya ay nasa atin, tayo ay nasa Kanya. Ang hindi nagkikip ng commandments ay sinungaling. Liar, okay. Magaganda po itong chapter na to, kalahati pa lang tayo. At may isa pang point dito. Manalangin tayo ng manalangin ng blessing, pero hindi pa tayo nag-tithe and offering. Ayan po ang sabi. Return unto me how we have robbed God by tithes and offerings. Kaya pala, yung aking kaibigan na pastor, napakaraming nagbibigay sa kanya ng pera. Kasi, pagkakuha niya ng pera, babawas niya agad yung tithes and offering, tapos ipapamigay niya naman sa lahat, sa ibang mga tao. Okay.
tithes and offerings? Baka hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin dahil may utang tayo sa ating tithe and offering. Pero may kapatawaran. Pwede tayo magsisi. Bring ye all the tithes into the storehouse and prove me now herewith if I will not open the windows of heaven. Meron po ba sa inyong yung bahay ay hindi na magkasya ang gamit? Minsan, kinakantsawan ako ng mga tao, bakit yung office mo punong-puno ng kung ano-ano? At saka yung bahay mo, ang dami-daming laman. Kasi yan o, there shall not be room. Maraming mga bagay na dumarating, hindi na magkasya sa bahay. Ipapamigay at gagamitin sa gawain. Ayan, pag may gawain, nawawala yung laman ng bahay ko. Ayan. Marami pong blessing pag nagtatithe. Ayan. It is one of God's requirements. Magtithe and offering at sumunod sa Kanya. God knows that yung sinasabi ni Nanay. Saka yung hindi na sinasabing ask once and you shall receive. Ang gagawin natin, ask and ask and ask. Persistence. Kaya kailangan natin lahat manalangin ng 30 days na sunod-sunod. Araw-araw mananalangin tayo kung anong gusto ng Diyos ipagawa sa atin. The persistent asking brings the petitioner into a more earnest attitude. Yung attitude pala, hindi pala yun nakukulitan ang Diyos sa atin. Tayo ang naaayos ang ating attitude. And gives him an increased desire to receive the things which he asked. Christ said to Martha, if thou wouldest believe, thou wouldest see the glory of God. Okay. Kailangan sunod-sunod. At saka hindi daw maganda yung ang pinag-uusapan natin ay mga negative things. Their weakness is the result of their unbelief. Okay. Yung persistence, watch unto prayer. And cooperate with prayer hearing God. We are laborers together with God. Pag maraming problema, huwag tayong, meron kaming kaibanyang pastor. Sa ministry namin, mga kapatid, maraming challenge. Tapos pag may problema kami, hindi na namin masolve, pupunta kami kay Pastor Orbe. Minsan po pinapagalitan kami ni Pastor Orbe. Pinanalangin niyo na ba yan? Ba't kayo punta ng punta sa akin? Sabi namin, uungal no. Dapat pala, sa Diyos na lang po tayo pupunta. Bago tayo pupunta sa pastor, minsan pinapagalitan kami ni Pastor Orbe. Pinanalangin, niluhod niyo na ba yan? Bakit kayo nandito sa bahay ko? Yung pala ang nakasulat, look not for help to humanity. Trust all with God. The practice of telling our difficulties to others only makes us weak and brings no strength to them. It lays upon them the burden of our spiritual infirmities which they cannot relieve. We seek the strength of the erring, finite man when we might have the strength of the unerring, infinite God. You need not go to the ends of the earth for wisdom, for God is near. Minsan, mabuti yung sasabihin natin, ano, paano kaya gawin to? Paano kaya? Ang dami na nating natanong, pero nakalimutan palang manalangin. Okay. Sa ang Diyos ang ating number one na tatanungin. Put your talents into the work. And ask God for wisdom and it will be given you. Wow, very nice. Never allow yourself to talk in a hopeless, discouraged way. If you do, you will lose much. So huwag tayong masyadong complain na complain. Ang magandang report ay katulad ni Joshua at ni Caleb. Yung mga possibility ang nakikita niya. Sila lang ang nakarating sa promised land. Yung mga negative thinking, namatay sa wilderness. Ito natin makarating sa promised land, positive ang ating attitude. Ano pa po ang nandito? Meron mga gustong tumulong sa iba, katulad ko. Pero ang feeling natin wala tayong isishare. Ang kailangan natin gawin ay manalangin at humingi ng Holy Spirit at kasama ang Bible ibibigay sa atin. Ask and it shall be given unto you. Okay. Whatsoever we desire, he shall ask in my name. Okay. Ganun din po ang sinasabi dito. Gusto ko lang matapos kasi napakaganda nitong chapter na to.
tinapay according to the measure of the Christ, of the gift of Christ. So wala pong kakulangan ang ating Diyos sa blessing na gusto niyang ibigay sa atin. Personal effort should for others should be preceded. Ito po, trabaho ng ating church ay mag-effort para sa kaligtasan ng iba. At sabi po dito, personal effort for others should be preceded by much secret prayer. Wow! Kaya pala, mas marami ang pabinyag ng ibang evangelist. Kasi mas marami siguro silang manalangin. Kahit na pareho yung PowerPoint namin, mas marami silang nahahakot. For it requires great wisdom to understand the science of saving souls. Before communicating with men, commune with Christ. Sa Voice of Youth po, na-experience ko pag hindi ako nananalangin ng minimum 30 minutes, ang hirap mag-prepare ng PowerPoint, Leslie. Pero pag sabi ko, manalangin muna ako ng at least 30 minutes, mag-isa, ang dali lang gumawa ng maintindihan yung PowerPoint. Okay. Kailangan natin ng mag-prepare sa heavenly at the throne of God in preparation for ministering to others. Yan. Okay. Persistence of Elijah. Napakaganda nitong chapter na ito. Okay. Tapos na po ang chapter. So napakaganda po ng ating lesson. Ako po ay nagpapasalamat sa ating elder at binigyan ako ng assignment. Napilitan tuloy ako mag-aral. At napakaganda po pala. Ako'y na-excited nung binasa ko ito. Talagang hindi ako papayag na hindi ko mababasa sa harap ninyo. Kasi umaapaw po ang aking kalagalakan dito sa katotohanan na pwede tayong humiling ng kahit ano basta nais ng Diyos. Gusto pala niyang ibigay. At saka may mga kondisyon na dapat susunod tayo. At kahit na may delay, pagsubok lang yan. Kung may delay, ay pagsubok lang yan upang masubok ng Diyos na talagang nagtitiwala lang tayo sa Kanya. Na hindi tayo humahanap ng ibang solusyon na hindi niya gusto. So yun po ang ating lesson. Meron pa po bang karagdagan? O hugot? Wala na. Pagod na. Sige po. Happy Sabbath po ulit.